Magandang araw, klase! Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay about problems with reading, writing, and math. Magbasa, makinig, matuto, at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pinapinasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng aking binanggit kanina, ang ating talakayan ay iikot lamang sa mga problemang maaring kinakaharap ng mga mag-aaral sa pagbabasa, sa pagsusulat, o kaya naman ay sa matematika. Learning disabilities are often grouped by school area skill set. Katulad ng aking binanggit sa mga nakaraang talakayan, kapag sinabi nating learning disability, ito ay isang umbrella term, kumbaga hindi lamang siya tumutukoy sa isang disorder. The types of learning disorders that are most conspicuous usually revolve around reading, writing, or math. Maraming klase yung learning disorders pero halos lahat yun ay umiikot lamang sa pagsusulat, pagbabasa, at matematika. Ang unang learning disability na ating tatalakayin ay ang tinatawag na dyslexia. Learning disabilities in reading is called dyslexia. Ang problema sa pagbabasa ay tinatawag na dyslexia. Two types of learning disabilities in reading is basic reading problems and reading comprehension problems. Yung learning disability sa pagbabasa ay nahahati sa dalawa. Ito nga yung isang tinatawag na basic reading problems at yung pangalawa naman ay reading comprehension problems. Basic reading problems occur when there's difficulty understanding the relationship between sounds, letters, and words. Katulad lang din ang nasa pangalan, basic reading, ibig sabihin yung pagbabasa. Ang mga individual na may basic reading problems ay ito yung mga bata na kung saan hindi nila mapag-ugnay yung mga letra, hindi nila ma-pronounce yung sounds ng mga letra. Or in Tagalog, hindi nila mabigkas yung mga salita, yung mga letra, yung mga titik. Kapag naman sinabi nating reading comprehension problems, it occurs when there is an inability to grasp the meaning of words, phrases, and paragraphs. Kapag naman reading comprehension problem, ito naman yung mga individual na hindi nila naiintindihan kung ano yung binabasa nila. Hindi nila alam yung ibig sabihin ng isang salita, ng isang parirala, o kaya naman yung isang paragraph. Ulit, kapag basic reading problems, ito yung mga bata na nahihirapan magbasa. Kapag naman reading comprehension problems, ito naman yung mga bata na nahihirapan intindihin kung ano yung binasa nila. Signs of reading difficulty include problems with una, letter and word recognition. Ito yung mga bata na hindi alam kung paano basahin yung isang letra o kaya naman yung mga salita. Next is understanding words and ideas. Ito naman ang tawag kapag hindi naiintindihan ng isang bata kung ano yung binabasa niya or kung ano yung nakikita niya. Next is reading speed and fluency. Kadalasan yung mga batang may reading disability, sila yung mga batang nahihirapan magbasa, mabagal magbasa, at minsan putol-putol pa silang magbasa. Ang last naman is general vocabulary skills. Dahil nga nahihirapan silang magbasa, dahil rin hindi nila naiintindihan yung binabasa nila, yung vocabulary skills nila ay mababa. Ang next naman ay learning disabilities in math is called dyscalculia. Dyscalculia naman yung tawag sa learning disability sa matematika. Learning disabilities in math vary greatly depending on the child's other strengths and weaknesses. A child's ability to do math will be affected differently by a language learning disability, a visual disorder, or a difficulty with sequencing, memory, or organization. Binanggit dito yung difficulty with sequencing, memory, or organization. Kapag sinabi nating sequencing, ito yung pagkakasunod-sunod ng mga bagay or sequence ng isang bagay o kaya naman arrangement ng isang bagay. Kapag naman sinabi nating memory, ito naman yung pagtanda or pag-alala ng isang bata sa isang bagay. Kapag naman sinabi nating organization, ito naman yung pagkakaayos ng mga bagay.
Halimbawa, sa pag-solve ng mga math problems, di ba may mga formula yun, nag-substitute, dapat organize yun para sure na tama yung makuhang sagot. Once kasi na may mapunta sa maling side, maaari ding maging mali yung sagot. A child with a math-based learning disorder may struggle with memorization and organization of numbers, operation signs, and facts. Katulad ng nabanggit ko kanina, ang mga batang may dyscalculia ay nahihirapan sa pag-memorize, sa pag-organize ng mga numbers, paggamit ng mga signs, mathematical signs. They might also have trouble with counting principles such as counting by twos or counting by fives or have difficulty telling time. Nabanggit dito yung sinasabi na counting principles. Halimbawa nga yung counting by twos, example 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. At yung counting by fives naman ay 5, 10, 15, 20, 25, 30. May mga cases din na marunong mag-memorize, marunong mag-organize ng numbers, marunong gumamit ng mathematical signs, o kaya naman marunong sa counting principles pero hindi marunong bumasa ng oras. Halimbawa kapag tinanong mo, anong oras na ba? Hindi nila mabasa yung kamay ng orasan. Minsan napagbabaligtad nila yung maliit na kamay tsaka yung sa malaking kamay. Marami akong kakilala na up until now, hindi pa rin sila marunong tumingin sa orasan. Kaya ang gusto nilang orasan is yung number, yung automatic. Ayaw nila nung manual. Pagkatapos ng learning disability sa pagbabasa at learning disability sa matematika, ngayon naman ay learning disability sa pagsusulat. Learning disability in writing is called dysgraphia. Learning disabilities in writing can involve the physical act of writing or the mental activity of comprehending information. Ang una ay basic writing disorder refers to physical difficulty forming words and letters. Katulad kanina, nasa name na rin niya, which is basic writing, ibig sabihin yung pagsusulat. Yung mga batang may learning disability na dysgraphia, nahihirapan silang magsulat. Yung pangalawa naman is expressive writing disability indicates a struggle to organize on paper. Kapag naman sinabi nating expressive writing, nahihirapan na silang isulat kung ano yung naiisip nila. Kumbaga, nahihirapan silang i-express kung ano yung idea nila sa isang papel. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Paalam!